Okay, maganda nga po sa bawat isa. Noong Biyernes ay kami ay tumungo ni Andrew para sa isang bagong gawain natin sa unang pag-mission sa Brooks Point sa Palawan Tribe. Ang mission na ito ay naging posible dahil naging kabahagi tayo ng Rod and Staff Ministries. Nakasulat dito, Serving, Transform. And ang mission nila ay Connect, Intent, Faith. So marami silang mga programs at isa dyan yung Small Biblical Communities. Dyan tayo napasama. Kaya ang specific yung ating ministeryo ay yung sa Rod and Staff Bible Communities. Matagal na sila sa gawain na ito. From North to South, meron sila. As early as 2011, itong nakikita nyo ngayon ay sa Isabela ito. Ayan ang mga libyong na lugar yan. Yung halos talaga napakalayo para marating. Noong mga panahon yun, sila lamang ang mga kasama rito ay tend to believe na marami na silang kapartners. Kanilang tinatayuan is labor hard, consume little, give much, and all of Christ. Napaka-noble ng kanilang ini-envision. Of course, dapat yun din yung ating pag-saloobin. And they pray that we are one with them, but they pray that may the Lord continue to find us faithful as we continue to be accountable to Him and to our community. Kaya napunta kami doon sa Brooks Point and yan yata ay malayo yan, no? Mga siguro mga may mahigit na 200 kilometers. Malayo talaga. At pagdating sa Brooks Point ay sumakay pa kami ng tricycle na 45 minutes dahil yung pupuntahan namin ay sa paano ng bundok. Sa bundok Mantalga dyan. Itong bundok na ito ay hanggang Rizal ang sakop nito. And ito yung ilang mga bata na nakasama namin doon. Pero yung aktibo na community doon ay ito sila. Ginigrit nila ng happy birthday yung ating missionera doon, si Rimo din, siya yung kasama, dalawa sila kasama si Apple. So, birthday ni Rimo din. So, sinurprise din nila ng pagbati. Ang specific na lugar kung saan nagpunta kami doon ay doon sa Calogon. Ang salita nila doon ay Palawan. At mayroon din silang Bible na ginawa ng isa nilang kamag-anak. At mayroong missionary na naging kabahagi doon sa pag-translate noon ng kanilang Bible. Ang pinuntahan natin ay Palawan Tribe. Mayroon doon na misyonero. I think American yata siya. Matagal na doon, nakapagpayo noong Tabud Seventh-day Adventist Church. Kaya nakakalungkot, diba? Marami na siyang nakuha ng mga Palawan, ng mga tao na inaakala nila na sila ay nakatamuna ng kaligtasan. At may misyonero pumunta doon. At alam niyo ba, yung pinuntahan namin lugar, maglalakbay pa sila ng 5 oras para umaten dyan sa Tabud Seventh-day Adventist Church. Doon din yan sa Calogon, ha? Paanan din ang bundok yan. Pero malayo pa rin. Yung pupuntahan lang, paakit pa rin sila para mapuntahan yung Tabud Seventh-day Adventist Church. Kailan lang din na nila mapupuntahan yung katabi niya, no? Yung Good News Christian Church. Mas higit pa yan sa 5 oras. Siguro mga 7 oras yan. Talagang paano ng bundok yung pinuntahan natin doon. At meron din
ilog na anong panahon na yun ay may baha kaya dumalitsin yung tubig, malinigit sana kami ang lugar lang ay kulay tsokolade yung tubig kasi pag bumabaha ay ganun pala yun lalo sa puntok yung baha. So pinapakipak sa inyo para magkaroon kayo ng overview yung paligid na kinuntahan namin. So malaking tribo sila, marami sila. At yan yung sinakyan namin tricycle. Yung tricycle na yan, yung may-ari ng tricycle, sa bahay niya kami tumugol. Si Richard. At doon namin ginawa yung gawain. So, nagbigay din tayo ng Bible doon para magamit ng ilan. At pagdating namin doon, nagpahinga lang kami ng konti, napuntahan ng ilan doon. At nagkaroon na ng gawain, nasimulan doon ng gawain. At nung gabi naman, ay nagkaroon na pananambahan din. So yung ilan, marami ang ula kasi pampanyahan, ay pagkakaroon kasi nila yon para magkapera. So mga tao doon, ginagamit sa pangangal niya, di ba? Namimigay. So, binabayaran na sila. Kaya halos wala mga tao doon. And na-maximize yung pagpunta doon kasi hapon, gabi, at kahit yung Sabado ng umaga ay mayroon pa rin gawain at nandun yung talagang kauhawa nila sa salita ng Diyos. Yung mga dumating na yan, malalayo din ang mga bahay ng mga yan. Ilan lang kayo magkapit bahay, pero mga bata na nasa pagkakunahan, malayo pa rin yan. Pero maaga pa, pupunta na sila doon para mag-aral ng salita ng Diyos. Sa ngayon, sila-sila lang, wala yung misyonero. Kasi yung ano sa kanila ay taga Batangas. Hindi pa muli nakakabalik, dalawang babae, si Rin at si Apple. So kahit linggo, kahit sila-sila lang, sama-sama sila, at sumasamba sa Panginoong Diyos. Pinapadala lang sila through group chat nung aralin, nung kanilang pag-aaralan. So ang pag wala ang mga misyonero, ang nangunguna dyan ay si May Rose. Si May Rose ay yung bahay niya, doon din kami nakatira, doon din ang magdawain. At ito yung asawa niya, si Richard, bata pa sila. At ito yung magpudyok sa atin, no? So bakit tayo, nagpapasalamat tayo na meron tayong ganyang gawain. Dahil makabahagi tayo sa prinsipyo mga Kristiyano. Gaya ng sinabi ni Apostol Pablo, sabi niya ay, ang kahilingan ko sa Diyos, mangyari man ito agad o hindi, ay hindi lang po kayo. Kundi ang lahat din nakikinig sa akin ngayon, ay maging Kristiyano tulad ko. Ito sa Revelation chapter 7 Apocalypse o pahayag at meron pa rin pong pagbanggit na may kinalaman sa pag-inistor. Sa verse 9, pagkatapos ng mga bawi na ito, ay tumingin ako at naroon ang napakaraming tao na dimabilang ng sinuman mula sa bawat bansa, sa lahat ng mga dinig, mga bayan, at mga wika
nanakayag sa harapan ng trono at sa harapan ng kordero, na nakasukot na makapating dalit at may mga sanga ng palma sa kanilang mga kamay. At nasisigawan ng may malakas na tinig na sasabi, ang pagliligtas ay aming Diyos na nakaupo sa trono at ang kordero. Ito ay nakita ni Apostle John in a vision, or hindi niya naman ako kung spirit or ano ko nangyari na future. At nakita niya yung sobrang dami ng mga saint. Kung yung mga ligtas na ito, pero gusto ko lang pumakasin sa inyo na may binabanggit niya ang mga tao na mga ligtas ay galing sa lahat ng mga lipid, mga bayan, at mga wika. So, sa English, pakibasa nga yung isa, diba? Basahin mo yung English. First line of God. Parang yung first line na. After these things, I looked and behold a great multitude, which no one could number, of all nations, tribes, peoples, and tongues, standing before the throne and before the Lamb, clothed with white robe, with palm branches in their hands. Yeah, binanggit tribes, yung native tribes, yun. Possibly, three without us, nakamagalito. Kasi ito lang natin. And tongues. Yung pinuntahan namin ay iba yung buhay kami na, siyempre, yung kandang dialect. Palawan, may po sila ng Palawan at yung kanilang kultura, o ano ba sila noon? Sila ay mga cannibal. Yun ang kanilang kultura. Kumakain sila ng tao nung hindi pa sila sibilisado, nung hindi pa sila mga Kristiyano. Madali sa kanila ang pumatay kasi alam nila yung puno na kung saan ay yung dakta noon ay lason. Gumagamit sila ng mahabang supit, yung panghangkin nila sa hayop, at hindi lang pala sa hayop, ginagamit nila sa tao. So, masumpit ka sa leeg, patay ka agad doon. In fact, napakatindi ng laso na yon, malalaman na yung puno na yon, kasi sila lang masyadong puro, dulong-dulo na o, sa puso na ng kagubatan yung puno na yon. Pero sa puno na yon, wala nang kakalapit. Kahit mga hayop, kahit ahas, kasi mamatay. Ano, konting dagta lang mamatay yun. And so, dumating sa kanila ang biyaya ng kaligtasan. At bagamat hindi tayo ang nagpanimula doon, ay may bahagi pa rin tayo doon. Gaya nga na sinabi ni Apostol Pablo,